sa magandang mga araw mga lodi. Ngayong araw na ito mga lodi, magluluto nga pala tayo ng mga pinataang kalabasa na may sitaw at alimasag. Tara, tunalat niya mga ingredients. So yun mga lodi, gagamit tayo ng bawang, sibuyas, luya, patis, kalabasa, sitaw, alimasag. At lalagyan natin ng unang gata ng niyog at pangalawang gata ng niyog. At gagamit tayo ng oil. Tara, simulan natin pagluluto mga lodi. Hindi pa natin palagay kasi ng mga lodi, hindi pa pala natin nahihiwa itong kalabasa at itong mga sitaw. Tara, hiwain muna natin. So na nga mga lodi, nahiwa ko na yung kalabasa, saka yung sitaw, nahiwa ko na rin. At pito ko yung bawang, sibuyas, nilagyan ko ng luya, optional lang kung gusto nyo. O tara, lutuin na natin mga lodi. So yun mga lodi, lagyan natin ng mantika. Kaya bahala, bago maraming mantika ilalagay niyo, lagyan po na natin yung bawang. Ilagay na natin yung sibuyas. Saka yung luya, pang pawalaan yung lamsa. Optional yung maglagay ng luya, lodi. Hindi pa kasi ginagay ng luya, ako nilagay ng luya para may level up naman at magla ang lamsa. Sa ayaw yung mga malalalsa dyan. Ilagay natin yung luya. Hindi ka pala kasi pristianit ko, pag super naman. At lang po tayong isip ng commercial. So yun mga lodi, nag-isa na natin. Ilagyan na natin itong gata ng, unang gata ng hiyog. Hayaan natin siyang medyo mabawasan ng sabaw. Lagyan natin ng konting patis. Konti lang. Mamaya dagdagan natin yung medyo may tabang pa. Para kumapit siya sa mamaya pagka ligyan natin yung kalabasa at sitaw, yun ang purpose ng patis. Ang purpose naman ng luya para ang lansa ay mawala. So yun mga lodi, bayaan natin kumulo at haluin ng dahan-dahan, hindi makurta ang niyog. Yung pong purpose kaya hinahalo natin. Baka dito yung mga boses ko lodi, baka nagbo-boring kayo sa malungkot yung mga salika, kaya ganito lang ginawa ko. Medyo energetic. So yun ang mga lodi, nababawasan na ng konti yung sabaw niya, ilagyan na natin yung sitaw. Hayaan mo na natin maluto ng konti. So yun ang mga lodi, medyo kumulo na ng konti yung sitaw. Ilagyan natin itong kalabasa. Ilagyan natin itong alimasag. Hindi naman siya naduduro. Para itong luto siya. So yun nga mga lodi, ilagyan natin itong pangalawang gata para hindi naman TNT yung ating pinataang kalabasa sitaw na may alimasag. Lagyan na rin natin ang pamintang durog para hindi na tayo pahabol-habol. So ayun mga lodi, kumukulo na. Haluin natin ang sandok para mahalo natin maayos. Ayun mga lodi, pag natin magluto, sigurado, ubos ang kanin. Ngayon mga lodi, tikman natin.
Wow, ang sarap, mga lodi. So yun mga lodi, medyo matabang pa. Kaya ang sagot kanina, konting patis ng dagdagan natin. Yun. So yun mga lodi, tikman uli natin. Wow! Tanggalan lang sa mga lodi. Kaya kung kayo si Aisenyo, lagyan niyo ng luya para mawala ang lansa. So yung mga lodi, pakulaan pala natin hanggang sa lumambot na yung sitaw. So yung mga lodi, dito na ang ating ginataang kalabasa at sitaw na may alibasag. Nilebe out natin ang lagyanan natin luya. Hanggang dito lang mga lodi. Bye-bye na. Good vibes only. And God bless us all. Peace out. Tara pa mga lodi. Kumain na po tayo. Lagi po natin piliin maging masaya. Minsan lang tayo mabubuhay. Kita-kita po tayo sa kabilang buhay. Kung meron man. Bye-bye.